Hello mga kaibigan, welcome back sa ating channel at salamat sa patuloy ninyong suporta. At kung ikaw ay bago sa channel na ito ay maaari ka lamang mag-subscribe at huwag kalimutang i-click ang bell button para updated ka sa mga bagong video. Maraming salamat. Hindi pa rin nababali ang paniniwala ni Sharon Dasero, ina ng pumanaw na flight attendant na si Christine Dasero, na may foul play sa pagkamatay ng kanyang anak. Ito ay sa kabila ng mariing pagtanggi ng respondent sa reklamong rape with homicide na isinampa ni Sharon. At ang resulta ng medical legal na nagsasabing, natural causes, ang ikinamatay ni Christine. Pahayag ni Sharon, ang akin lang naman po. Sana makonsensya sila na magsabi ng totoo. Sabi nila, mahal nila si Teen. Bakit nagkaroon ng mga galos? Yung mga bruises yung anak ko. San yun galing? Kayo lang magkakasama. Nakapanayam ni Lucy Cruz Valdez ang ina ni Christine sa bago nitong programang Derechahan na ang ilang video clips ay ipinakita sa news program ng TV5 na Frontline Pilipinas kahapon. February 11. Sinabi rin ni Sharon na sumangguni sila sa psychic upang makausap umano ang espiritu ng anak at malaman nila ang punot dulo ng kamatayan nito, aniya. Kasi, ma'am, nagpa-psychic kami. So, kung ano yung sinabi nung spirit ni Teen, na she was really betrayed by a friend. Pinaalala naman ni Lucy na hindi ito maaaring tanggapin sa hukuman dahil wala itong evidentiary value. Paliwanag ni Sharon, bilang isang ina ay kailangan niyang gawin ang lahat, maging pagsangguni sa mga espiritista, para mahanap umano ang katotohanan sa kamatayan ng anak. Saad niya, syempre we are looking for yung tinatawag natin na lahat ng paraan na ginawa ng isang nanay kung ano ba talaga ang nangyari sa anak niya. So, paulit-ulit talaga na nagsasabi si Teen na she was really betrayed by a friend. Naninindagan pa rin si Sharon na may cover-up o foul play sa kamatayan ng anak. Dahil daw ito sa lapses ng medical legal officers na nag-embalsamo sa katawan ng anak bago ito kuhanan ng tissue samples. Sa unang resulta ng medical legal examination kay Christine, lumabas ditong ruptured aortic aneurysm, ang kanyang ikinamatay, ganun din sa pangalawang medical legal examination kung saan lumabas na, natural causes, ang ikinamatay nito. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng DNA test na kinomisyon ng Dasero family para malinawan ang sanhi ng pagpanaw ng anak. Ginawa raw nila ang pagpapadana ng organs ni Christine to have peace in my mind. In my heart na kasi ganito. Mali na kasi yung procedure na ginawa ni Sarmiento. Si Police Major Michael Nick W. Sarmiento, Medical Legal Officer ng Crime Laboratory Office ng Southern Police District, SPD. Ang unang nagsagawa ng autopsy sa katawan ni Christine, ang pangalawang medical legal examination naman ni Christine ay isinagawa ni Dr. Joseph Palmero, ang medical legal officer ng Philippine National Police PNP, Head Office, ayon sa findings ni Palmero. Based on available information on hand, the manner of death is classified as natural death. Matatanggap ba niya ito? Tugon ni Sharon. So far, as of now, we are waiting for the NBI result. Nagsagawa rin ng hiwalay na investigasyon ang National Bureau of Investigation. Pero hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na resulta ang ahensya. Ano naman ang masasabi ni Sharon na may mga taong hinusgahan na ang anak niya? Ayon sa ilang netizens, bakit daw nakipag-party si Christine kasama ang maraming lalaki at nag-iisa lang siyang babae sa grupo noong gabi ng December 31? Hanggang umaga ng January 1, 2021, saad ni Sharon, ako, wish ko na lang na hindi rin mangyari sa kanila yung nangyari sa anak ko kasi masakit. Sobrang sakit. Ano ang leksyon na natutunan niya sa pangyayari bilang isang ina? Sagot ni Sharon, siguro we always love our children. We are always doing the best for our children. So, sa pagkawala ni Christine, I feel the injustice to what had happened to her, so ngayon kahit sa anong paraan, ipaglalaban ko ang anak ko si Christine. Mahal namin si Christine. I'm proud of my daughter. We are proud of her, na biktima lang ang anak ko. Sa ngayon,
Patuloy pa rin hinihintay ng magkabilang kampo ang desisyon ng Makati City Prosecutor's Office kung iaangat ba sa husgado ang reklamo o tuluyan na itong ibabasura at isasara.